Kamusta mga ka-goods? Welcome back to Sixotic TV. At yun mga ka-goods, nakabili na tayo ng sarili nating ring light. Hindi na tayo manghiram kay Boss Arvin. Yun. Boss Arvin, Ma'am Berlian, maraming salamat sa pagpahiram. At yun, meron na ang sarili. At yun mga ka-goods, ang video natin for today is all about update lang, no? Update lang. So, bakit ba ako di nakapag-upload ng isang linggo mahigit? Una, ang dahilan ay nag-ECQ sa lugar namin. Kaya ayun, di ako makalabas at di ako makapag-upload. Meron akong isang video na ginawa ko noong April 1. Pero hindi ko pa ma-upload dahil di pa ako makalabas. Dahil wala namang wifi dito sa bahay. Pupunta lang ako sa bahay ng tropa. Doon ako nakikiconnect at nag-upload. Sa mga nag-aabang ng videos ko, pasensya na mga ka-goods. So ngayon mga ka-goods, meron tayong bagong alaga dito. Ito. Saka ito. Itong isa ay ang Lathusia Swinhoe or ang Okinawa Traptor Spider. Yan. Actually, isang linggo mahigit na sa akin to kaya nakalagay na sa ganito. Hindi ko na nabidyan kung paano ko sinetapan. Tapos, hindi ko na rin mapapakita sa inyo dahil nasa ilalim na siya. So, wala to. Papakita ko na rin yung adult form niya. Yan. Tapos, ito naman ang ating si Merid, ang Stratogyrus meridionalis. Yun, tingnan natin kung may signs of life. Yun siya. Sana buhay. Lang, kuha tayo ng twister. Yun mga ka-goods. Yan, dito natin siya ilipat. Yan. Yan siya. So, tingnan natin kung buhay. Buhay naman, di naman siya naka-death curl, no? All goods. So, lipat na natin. Yun. So, huwag sanang gubolt. Dahil bagong babon naman ito, malamang ito mabilis ito. Excuse me. Baba ka na. Hindi ka nang bumaba. Oops. Oops, nag-bolt. A few moments later. Ayun siya guys. Ayun siya mga ka-goods. Grabe ang bilis. Op, ya. Yeah. Op, sana yan. Ops. Grabe, ang bilis talaga. Grabe. Ayan siya mga ka-goods, oh. Ang bilis niya. Huwag niyong gagayahin, no? Handle at your own risk. Hindi ko ginusto yung handle to. Nag-boat lang siya. Pasok dun. Hop, ya. Yeah. Pasok. Pa. Maipit. Yun. Grabe. Ayun si ating camera. Yun mga ka-goods. Ayan siya. Ayan siya. Grabe ang bilis niya. Ayan. Si Merid. Tapos, ito yung adult form. Yun. Grabe. So dito naman tayo sa ating Heteroctenus junceus update. So yun, nakikita nyo, dalawa na lang, no? Tatlo sila, yung isa napunta na sa tropa. So ngayon, nag-molt yung isa. Ito. Nag-molt yung isa natin. Yan siya, bagong bihis.
natin siya. Focus. Oops. Ooh. Yan. So, nag 7.9 na siya, no? Ano na siya? Tawag dito? Sexually mature na siya. At nakita ko na rin sa kanyang sipit na siya ay female. Yan, nakikita niya naman. Ang sa pag-gender ng Heteroctenus junceus ay through or via sexual dimorphism, no? Ang female, nakikita niyo ganito, malaki. Mas medyo bulky ang katawan, tapos ang sipit ay ganyan. Nakikita niyo, saradong-sarado yung kanilang panipit, no? Ang pag male naman, may gap. Makikita niyo, mayroong diba yung ganito nila, kaganyan. Nakaganyan, medyo may gap sa ganito. Ganun ang male. Ito, lalagay ko na dito. Yan. Ganyan pag-gender ng Heteroctenus junceus. Bago pala yun, kuyin natin yung pinagbihisan. Yan. So, ito 7i at female siya, confirmed. At ito yung isa, yung 6i natin, yung naiwan sa atin na isa. So, 6i pa lang siya, hintay natin siya mag-molt para malaman natin kung female or male siya. Ngayon, kung female din to, ang gagawin natin, kukontakin natin yung seller, ipag-loan tayo sa male niya. Sinabi niya sa akin na meron siyang dalawang male. At yun, hindi natin hiramin yun para mabreed natin kung sakaling dalawang female man ito. At yun mga ka-goods, no? By the time na napanood nyo na to or na-upload ko na ang video na ito, ibig sabihin, ma-upload ko na din yung isang video. E abang-abang lang kayo. At wala muna tayong shoutout ngayon. Sa next video na lang, idutok-tok ko na lang dun. At yun mga ka-goods, maraming salamat sa panonood. Lagi kayo mag-iingat. God bless you all and happy keeping.